Tagdak tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ng naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupurding mga hirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, naib sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dahil sa paninindigan para sa pananampalataya sa iyo ng Obispong si San Estanislao, siya'y pinaslang sa tabak ng umuusig na kaaway, ipagkaloob mong kami matapang na makapanindigan hanggang mamatay para sa pananampalataya sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na iyan. Wika niya, ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin natin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa at tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa, ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit at ang hindi tumalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Sa ating sa pagpapahayag ni Jesus, alam niya na hindi lahat ng nakikinig sa Kanya ay maniniwala sa Kanya. At madalas inuulit-ulit ni Jesus ito sa Kanyang mga aral at turo, na maraming nakikinig sa Kanya pero hindi naman naniniwala o hindi nagdadala sa paniniwala. Nariyan yung mga Pariseo, nandiyan yung mga Eskriba, nakikinig naman sila sa Kanya. Kaso nga lang, yung pakikinig nila, naghahanap sila ng mali na nasasabihin niya. Naghahanap sila ng mali na mababanggit niya. Para yun yung ipupukol nila kay Jesus o ilalaban nila kay Jesus.
hindi sila nakikinig para matuto. Nakikinig sila para maghanap ng mali. Minsan, ito din yung balakid natin sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kadalasan, kung hindi mali ang sasabihin, ang inaantay natin, yung gusto lang natin marinig, yun yung pakikinggan natin. Yung gusto lang nating sabihin, yun lang yung pakikinggan natin. Pero pag may sasabihin sa atin na ayaw din naman nating tanggapin, ay isinasantabi natin at hindi natin pinaniniwalaan o binibigyang pansin. Sa ating ebanghelyo, ganun din po ang nangyari sa kanila. Yung gusto lang nilang pakinggan, yun lang yung gusto nilang, yung gusto lang nilang marinig, yun lang yung papakinggan nila. Ganon din tayo minsan pagdating sa salita ng Diyos. Kung yung salita ng Diyos gusto lang natin, yun yung paniniwalaan natin. Pero kung minsan ang salita ng Diyos medyo tinatapik tayo, sina-challenge tayo, pag ganon, sinasantabi na natin. Ay, hindi yan. Hindi naman siguro ganyan. Sa ganito na lang, parehas lang naman yan. Minsan yun yung mga nagiging balakid natin sa pakikinig at pagsasampalataya sa salita ng Diyos. Ngayon, magandang pagbigyang pansin natin na oo, ito yung balakid minsan sa pakikinig. At magandang tignan at aminin, meron ba akong ganitong balakid sa aking pakikinig sa salita ng Diyos? Na hindi ako buong puso na makasunod sa salita ng Diyos dahil may balakid ako sa pakikinig sa kanyang salita. Na inaantay ko lang yung gusto kong marinig. Inaantay ko lang yung gusto kong paniwalaan. Hindi ko pininiwalaan ang buo ng salita ng Diyos. O yung buo na yung pagpapahayag ni Jesus. Yung gusto ko lang pakinggan, yung gusto ko lang sundan. Kaya maganda rin no, na ang ating ebanghelyo medyo ay konting topic din sa atin. Tulad ni Nicodemo no, sa kanyang pakikipag-usap kay Jesus. Ito po yung konteksto ng ebanghelyo natin. Si Nicodemo, isang pariseo, ay nakikipag-usap kay Jesus at meron silang nightly sessions kay Jesus. Pero dumating din siya sa punto ng pagsasalita na hindi agad siya naniwala. Kaya si Jesus mismo ang nagsabi sa kanya, hindi ba nag-aaral ka ng salita? Hindi ba sana alam mo rin to? Kung alam mo to, edi sana sumampalataya ka na. Etong ganitong palakid din ni Nicodemo ang medyo kailangan tapikin ni Jesus para buong puso siyang maniwala at manalig sa ipinapahayag sa kanya ni Jesus. Maganda ho sa atin, no? Tignan din sarili natin, ano yung balakid natin sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ano yung mga balakid natin na buong puso na makasunod kay Jesus? Ang Panginoong muling nabuhay ay inaanyayahan tayo na sumunod sa Kanya. Maging saksi ng Kanyang mabuting balita sa lahat. Tulad ng ating narinig sa ating unang pagbasa. Pero ano yung mga balakid natin para tayo ay maging tagapagpahayag at maging saksi ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin? What are these obstacles? And we can work out to remove those obstacles in our lives so that wholeheartedly we can follow the Lord. Ano yung mga balakid na to? Ano yung mga tilay batong katitisuran natin sa daan? Pwede nating tanggalin, pwede nating linisin para ang paglalakbay natin kasama ang Diyos sa kanya ating pagsisikap na makinig sa kanyang salita at yung salita ay ang humubog sa ating buhay, ay maging maayos, katanggap-tanggap ang salita ng Diyos sa buhay natin dahil inahanda natin ang buhay natin at ang puso natin para tanggapin ang kanyang salita. Amen. Magsitayo ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, tayo mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawag mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Ang ating itugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagduro sa sakit na walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Unan mong bitay ang alak at tinapay ang tuwag ng pagkabunga. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Bigay ang alak at tinapay, andog ng pagkabungay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanyan banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Estanislao, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na pag-aahin ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Ngayong aming kagalakan na si San Estanislao ay parangalan. Sa ikapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo na amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pastol. At kanyang inialay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit ng panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol, mananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahalin ng buhay.
sa paglapit ng panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol, mananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay na ang kawan ay maligtas. Paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa paggugunitang ginagampanan at sa tinanggap na pakikinabang ay humihiling ng iyong kalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang mamatay at nabuhay na Mesiyas sa tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo na matayan ay salisag mo ang kasalanan. Jesus Nazareno, Jesus,
Nazareth.